Yo, what's up sa inyo mga kabalita? WB muli. At yun, tayo muli nandito sa ating video reaction o sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Pinas News Insider. Subscribe ko dyan mga kabalita. At eto na mga kabalita, kakapasok lang. OMG, si Press BBM lang nakagawa nito. Chris Aquino, di makapaniwala, di lawan, nagulantang. At yun, i-play na natin kung ano nilalaman nito mga kabalita. Iniyak ni Chinese President Xi Jinping na hahanap ito ng solusyon para makapangisda pa rin ang Filipinos na nasa natural fishing ground umano dyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang isa sa tinalakay ni President Xi at ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nasa China sa kanyang state visit. Ayon kay Marcos na napagkasunduan nila na makahanap ng ilang paraan na makakatulong para sa mga mangisdang Pilipino na makapangisda muli sa nasabing bahagi ng karagatan. Nagkasundo rin ang dalawa na magkaroon ng malalimang kooperasyon para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Kasabay din ito ay pumirma ng kasunduan ng dalawang bansa sa pagtatayo ng communication mechanism sa maritime issues sa pagitan ng Department of Foreign Affairs ng ating bansa at Ministry of Foreign Affairs naman ng China. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. I was very clear in trying to talk about the plight of our fishermen. And the president promised that we would find a compromise and find a solution that will be beneficial so that our fishermen might be able to fish again in their natural fishing grounds. So that is some of the aspect. And then we talked about the renewable energy, even traditional energy we talked about. Of course, people-to-people relationships, tourism, cultural exchanges, educational exchanges. We spoke about the infrastructure and the continuing acceleration of investment by the Chinese government and Chinese corporations in the infrastructure development in the Philippines. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media. President Bongbong Marcos, ginulat at binulaga ang dilawan. Nag-alay ng bulaklak sa pumanaw ng mga Aquino na siyang dahilan ng kanilang paghihirap noon. Chris Aquino at Balsi Aquino, labis na napahiya at sinampal ng katotohanan sa kabaitang ipinakita ng ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos Jr. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila pinalamon ng katotohanan at isang matinding sampal nga sa mukha ng mga dilawan, lalong-lalo na sa mga Aquino, nang mag-alay ng bulaklak si President Bongbong Marcos sa tatlong pumanaw na mga Aquino na siyang natatanging dahilan kung bakit naghihirap ng tatlong dekada ang pamilyang Marcos. Ayon pa sa nakalap naming source mula sa DCRH News, Luke, nag-alay ng bulaklak si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa puntod ni na dating Senator Ninoy Aquino, dating Pangulong Cory Aquino at dating Pangulong Noynoy Aquino sa Manila Memorial Park sa Paranaque City. And quote, narito naman ang inaingat komento ng marami sa ating mga kababayan na sobrang humanga at bumilib sa ipinakitang kabaita ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pamilyang Aquino. Ayon pa sa kanila, Pangulong Bongbong Marcos did the gracious way of sending flowers sa libingan ng mga Aquino as a sign of respect. Marespeto si Pangulong Bongbong Marcos kahit sa mga taong umapi at bumastos sa kanila. Dapat yan ang gayahin mo, Chris, habang buhay ka pa. Hindi pakitang tao ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos dahil alam ng buong mundo na talagang napakabait at napakahambol niya kahit siya'y binabastos. Si Pangulong Bongbong Marcos ang tunay na makatao at malinis ang puso, nananalig sa kadakilaan ng Diyos na kapag binato ka ng masama, suklian mo ng kabaitan upang magamit ang tunay na kapayapaan. Believe ako sa Pangulong Bongbong Marcos, walang galit sa puso kahit gaano siyang sasaktan. Tunay na Kristiyano. Napakabuti ng Pangulong Bongbong Marcos. Walang bahid ng galit sa puso niya sa mga Aquino. Mabuhay ka, Pangulong Bongbong Marcos. Kailangan na ng bayan talaga ang pagbabago. That is really unity na tayo. God bless po, Pangulong Bongbong Marcos. Ayon hong pag-aalay o pagpapadala, pagbibigay ni Pangulong Marcos ng flower o bulaklak sa puntod ng mga Aquino.
dyan sa may Parañaque Memorial Park. Ano inyong masasabi dyan? Nagpadala po ng bulaklak ang Pangulo dun po sa mag-asawa at mag-ina, pamilya, kasi nandun doon yung dating senador Ninoy Aquino. Okay? Nandun ang dating Pangulong Cory Aquino. Nandun ang dating Pangulong Noynoy Aquino. Dito, ayun o, magkakasama dun sa Parañaque Memorial Park at nagpadala ng flower. First time po ito na mangyari. Ngayong Pangulo ang ating, ngayong Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, first time po silang magpadala ng bulaklak. At maganda itong, ako nakikita ko dito, maganda ito. Baka ito yung tunay na at totoong pagkakaisa. Kung yung mga ganita nung araw na wala sa, di pa nakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, walang bulaklak na ganyan na ipinadala sila, kung di ako nakakamali. Ano, alam ko ngayon lang. Pero maganda ito dahil Pangulo ang nagpadala mismo Office of the President, President Ferdinand Romualdez Marcos. Doon po sa puntod ng mga Aquino. Tatlo nga yun eh. At pinagbilaki pa nga, ipinosta na nga sa social media ni Chris Aquino, yung anak na bunso ng mga Aquino. At syempre, natuwa din sila dahil naalaala ng ating Pangulong Marcos ang puntod or mga labi ayon hong pinaglilibingan ng mga Aquino. Dating senador, dating pangulo, dalawang dating pangulo, yung mag-ina. So, eh kung natuwa yung mga pamilyang Aquino, eh, dapat matuwa din yung mga dilawan at iba pa. Walang politika yan. Talaga lang hong ano isbihin, wala hong yan yung personal na kailang ipinagkaloob ng ating Pangulo na bulaklak, nag-alay o nagbigay ng mga lalaki ng bulaklak na ipinadala. At nandun, nakatayo dun sa mga puntod ng mga Aquino. Iniintriga po ng adviser ni Pinoy, yung gobyerno po ni Pangulong Marcos, at saka po itong sa tanong po na kaya bang sisihin ni Pangulong Marcos ang dating Pangulo Duterte sa mga kapalpakan nito na minana niya lang. Tindi, no? Ang tindi talaga ng adviser nito ni Pinoy. Ito pong dating political adviser ni Ronald Llamas. Ngayon po, hindi na po ako magtataka kung bakit po si dating President Pinoy, no? Noynoy Aquino, at saka yung nanay niya, bakit ganun? Kasi ganito pala mga political adviser, no? Alam po natin, malala po yung ano, malala po yung naging sitwasyon, yung glitch na tinatawag, no? Dami po na apektuhan. Pero alam nyo po ba, imbis po natalakayin yung glitch, kung paano po niya, kung ano po yung sinabi nito ni Ronald Llamas, political advisor po to ni Pinoy, no? Ito ang sinabi niya. May dilema daw si Pangulong Marcos, no? Dahil yung problema raw po sa agrikultura, at problema rito sa transportasyon, particular nga yung naganap dyan sa ano. Ibang klase po talaga mag-isip to. Alam niyo raw po kung ano ang problema ni Pangulong Marcos. Ang dilema niya raw, paano niya ipapasa ang sisi, no, kay dating Pangulong Duterte, samantalang alam daw ng lahat na kaya nanalo si Marcos dahil kay Duterte, etc., etc. Okay, pani-intriga po yung pinasok, no? Pero ganun po talaga mag-isip yung mga Aquino, eh. Yung gobyerno po ni Aquino, wala po tayong aasahan dyan, no? Sila po muna. So, ang paraan po nila ng paglutas ng problema, hindi po lutasin kung ano yung problema. Ito po pinatutunayan nito ni Llamas. Ang sinabi niya, dilema daw ni Bongbong Marcos, paano niya ipapasa yung sisi sa lahat ng mga problema ang kinaharap niya tulad ng sibuyas tsaka tong glitch kay Pangulong Duterte. Grabe, no? Ibig sabihin, ayon dito sa adviser ni Pinoy, pag naipasa mo na sa dating presidente, wala ka ng problema. Kaya po pala walang nalutas si Pinoy. Kaya po pala walang nalutas si Cory Aquino. Nahalala po ninyo kung buhay na kayo nung panahon ni Cory tsaka buhay panahon po ni Pinoy. Ganito po style nila, no? Lahat sinisi po. Si Cory sinisi lahat sa senior na Marcos. Lahat ng suliranin ng bansa, natatandaan nyo? Lahat po yan kasalanan ni Pangulong Marcos. Wala nang ginawa yung Pangulong Marcos na senior kundi kasamaan, no? Wala nang ginawang mabuti para sa bansa. Lahat ng ginawa pa ni masasama. So wala po siyang ginawa. Ang kinakailangan niya lang gawin, isisi. 6 na taon po na naglingkod si Cory, ang dami pong bagong naging problema. May mga massacre, di ba? Meron sa kanyang Mindiola massacre, hindi po niya nalutas yun. Merong mga sangkatutak, pinakamarami pong kudita sa panahon ni Cory Aquino. Hindi niya po nalutas yan. Lahat po yan, sisi.
matatapos na lang yung term, sinisisi pa rin yung Pangulong Marcos na tatay. Dito rin kay Aquino, lahat ng sisi nila, may problema lang po. Wala po silang bagong problemang create. Lahat po ng problema, 6 na taon na naglilingkod, lahat ng lalabas na problema, kasalanan niya ni Gloria Macapagal-Arroyo. Mm-hmm. Alam po ninyo. Tapos, ini-interview to Ronald Lamas. Ewan ko kung bakit paborito to nila Pahatin sa programa nila. Ini-interview po ni si Ronald Lamas. Instead po na ang sagutin, paano lulutasin yung problema sa NAIA, hindi po. Simple lang sa kanila. Yung mga utak Aquino, wala po silang problema sa paglutas. Simple lang po ang pinaproblema na Ronald Llamas. Paano daw sisisihin ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte? Hindi, no? Kaya kayo walang nagawa sa Pilipinas. Nung panahon ng panunungkulan ninyo, wala kayong naging proyekto dahil ang gusto nyo lang magpapugi, magpabango. Mm-hmm. Lahat ng mga masasamang nangyayari rito sa Pilipinas, kagagawan niya nung nagdaang administrasyon. Uh-huh. Galing utak pala ni Ronald Llamas yan. Yan pala yung pinapayo niya rito kay Pinoy. Mm-hmm. Kaya pala ganyan ang patakbo. Alam niyo po si Pangulong Duterte, ni minsan hindi po natin naringgan, no? Hindi po yan natin naringgan na eh hindi ko naman kasalanan yan, inabutan ko ng problema yan. Never po. Mm-hmm. May nakita silang problema, nilutas niya yung nakita niyang problema. Mm-hmm. LRT, MRT, araw-araw noon, natatandaan niya, panahon ni Pinoy, di ba? Eh kaya pala hindi nire-resolve ni Pangulong Aquino yan. Dahil sinisisi niya lang sa nagdaang administrasyon. Mm-hmm. 6 years, walang ginagawa. Araw-araw po, may nasisira nung panahon ni Pangulong Aquino. Pagdating po ni Duterte, halos wala na tayong nabalitang nasira yung MRT. Ito pong airport, sinasabi ni Llamas na minana lang yung problema. Naringgan nyo po ba na may ganyang problema tayo kay Pangulong Duterte? Hindi ko po pinagsasabong yung dalawa, no? Attitude. Si Pangulong Duterte po, tsaka si Pangulong Marcos, hindi po yan katulad ng mga Pangulong Aquino. Mm-hmm. Ng dalawang Pangulong Aquino. Na ang tanging ginagawa ay sisihin yung nagdaang administrasyon. Uh-huh. Worker po itong mga to eh. Habang pinaproblema ng dalawan, dapat sisihin kung sino dapat sisihin. Nagtatrabaho po si Pangulong Duterte. Real talk po yan. Mm-hmm. Si Pangulong Duterte nagtrabaho. Matindi ang problema natin sa droga, nag-conduct siya ng war on drugs. Sinabi niya ba na kasalanan to lahat ni Pinoy? Huwag ako sisihin nyo sa problema ng droga. Walang ganun. Naglingkod siya, tumakbo siya. Ganun po yung pag-ako ng responsibilidad. At yun na nga mga kabalita natin na kung saan ito ang mga naging tampok dito sa ating palatuntunan na kung saan yung tungkol nga sa mga Aquino at syempre sa dating Pangulo at ngayong Pangulong si BBM nga mga kabalita natin na kung saan itinatalakay dyan ni Badong Aratilis nga mga kabalita natin. At yun mga kabalita natin, anong masasabi nyo? Kayo nang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento dyan. At yun muli syempre nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at patuloy nyong pagsusubscribe. At syempre nagpapasalamat tayo sa Pinas News Insider. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli nating pagkikita mga kabalita.